So mga tol, matapos nga pong tagumpay na mapagwagian ni Canelo Alvarez ang trilogy nila ni Gennady Golovkin noong September 17 na ginanap sa T-Mobile Las Vegas kung saan nanalo ito via unanimous. Marami nga ang hindi bumilib sa kakayanan ni Canelo Alvarez dahil hindi man lang daw napatumba ni Canelo Alvarez ang matandang si Triple G. Katulad na lang ng dati niyang promoter na si Oscar De La Hoya. Ayon kay De La Hoya mga tol, hindi daw talaga lalaban si Canelo Alvarez sa hari ng super middleweight division na si David Benavidez. Talented daw kasi ito mga tol at mas bata, kaya mas lamang na lamang umano daw itong si Benavidez kumpara kay Canelo. Pero sabi naman ni Canelo Alvarez noon mga tol, na hindi daw siya lalaban sa kapwa niya mga Meksikano dahil nare-representa daw niya ang bansang Mexico. Pagdating naman kay Sean Porter mga tol, hindi din ito naniniwala na kayang talunin ni Canelo Alvarez itong si Dimitri Bivol kung sakaling mag-rematch sila. Dahil sa pinakitang performance daw ni Canelo kay Triple G, bumagal daw kasi sa late round itong si Canelo at nakasabay na si Triple G sa kanya. Kung ganito pa din daw ang ipapakita niya sa rematch kontra kay Bivol, masasabi niyang wala daw panalo itong si Canelo kay Bivol. Dagdag pa ni Sean Porter mga tol nang sabihin niya sa IFL TV na ine-expect daw niya na dominahin ni Canelo Alvarez itong si Triple G, ngunit hindi daw niya nagawa. Bukod dito, wala din daw multiple plans si Canelo Alvarez at hindi daw gumagawa ng adjustment. Samantala, may pahayag naman si Dimitri Bivol kay Canelo Alvarez tungkol sa kanilang rematch. Ayon kay Bivol mga tol, kung gusto umano ni Canelo na makipag-rematch sa kanya, dapat maging pair daw ito. Magbayad daw si Canelo na malaking pera sa kanya. Noong una, tinanggap daw niya ang term, pero ayaw niya sana lumaban sa mga maliliit na fighter. Gusto niya labanan ang mga katimbang niya sa division niya. Kaya ngayon sa darating niyang laban kontra kay Zurdo Ramirez sa November 5, ipinakita daw niya na tunay siyang nakipag-deal dito. Ito daw kasi umano ang laban na talagang nasa division niya, ang 175 pounds division. Sa kabilang banda naman mga tol, dahil balik training na nga po si Manny Pacquiao para sa paghahanda sa laban niya kontra kay DKO ng South Korea ngayong December 11 para sa isang charity exhibition. Pinasilip nga ni Manny Pacquiao ang unang pag-iinsayo nito. Courtesy kay Coach Sharp Ari Piñalosa, nilabas ang video ng unang araw na pag-iinsayo ng pambansang Kamao kung saan sumabak muna si Manny Pacquiao sa light training. Makikita, kahit light training pa lang ito, nandoon pa din ang lakas ni Manny Pacquiao. Kumakalabog nga po ang mga suntok ng pambansang Kamao. Mas kaabang-abang pa ito mga tol kapag hard training na ang gagawin ni Pacquiao. Samantala, nagpakita din ang makakalaban niya si DKO ng litrato sa kanyang fan page na patuloy din itong nagpapakondisyon. Ayon kay DKO mga tol, focus lang daw siya sa pag-iinsayo para sa isang special match. Sa isang video naman mga tol, pinapalakas nito ang kanyang muscle at tuhod at may caption na power up for super science against Manny Pacquiao.